Graduate ng vocational course na Hotel and Restaurant Management si Ryan Del Barrio. Ngunit naabutan ko siyang nagluluto hindi sa isang hotel o restaurant, kundi sa isang sitio sa Muntalban, Rizal. Sa halip na gas stove, digatong ang kanyang ginagamit. At sa halip ng mga mayayamang customer, para sa mga batang dumagat ang kanyang nilulutong pansit. Isa lamang siya sa mga miyembro ng Tribo ni Bro, isang grupo ng mga misyonaryo na may pusong abutin ang mga dumagat ng kabundukan ng Sierra Madre. Yung pagtulong mo dun sa kapwa mo, pag-abot mo dun sa mga kababayan natin na hindi nararating sa kayo, yung pag-share natin ng Word of God para sa kanila. Katutubo kasi sila yung naging hamon para sa akin, para lalong mag-mission or para lalong pumunta o tumulong sa kanila. Kasi nakita ko kung talagang need talaga nila ng tulong. Parang mas masarap na ayun, pumunta at balik-balikan sila. Halos lahat ng miyembro ng Tribo ni Bro nakapagtapos ng pag-aaral, mga propesyonal sa kani-kanilang mga larangan. May mga nurse, teacher, journalist, bank teller, businessman at iba pa. Ngunit lahat tinawag sa iisang misyon, ang ipaabot ang salita ng Diyos sa mga katutubo sa pamamagitan ng pag-akyat at pagpunta sa mga sitio. Napakadaming pagsubok na nadaanan ko sa buhay, katulad ng naranasan ko minsan na parang nagalit sa akin yung mga kaibigan ko, magulang ko, kasi parang akala nila na baliwala ko sila ng ganyan kasi. Noona kasi, lagi silang nagagalit kasi pag pinapadala ako ng, pag nasa mission ako, tumatagal ako minsan ng 3 buwan na halos wala kaming communication, akala nila kung anong nangyayari sa akin. Then lately nito na parang natuwa naman ako kasi yung reaction ng parents ko na dati, nagagalit sila ngayon. Parang sila na rin yung nagtutulak na sumama or pumunta sa mission. Bukod sa mga mabubuting loob na nagsisilbing sponsor, galing sa sariling bulsa ng bawat misyonaryo ang ginagamit nila sa kanilang bawat misyon. Ang ilan nga sa kanila lumiliban pa sa kanilang mga trabaho para lamang tumugon sa tawag ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kabundukan. Hindi biro ang ginagawang pag-akyat ng grupong ito. Inaabot sila ng halos 12 oras ng paglalakad para lamang maabot ang isa sa malayong sitio ng mga dumagat, ang sitio Inuman. Si Bimboy Soke na tumatayong leader ng nasabing grupo halos 5 taon ng misyonaryo. Ilang ulit na rin siyang nagpapabalik-balik sa mga sitio ng Sierra Madre. Parang nag-confirmation din sa word ng Lord that time, yung mga tao na pinakita ng Lord sa akin sa vision na pinakita sa akin noon ng Lord, doon ko nakita sa sitio Inuman. Sa Haggai chapter 1 verse 8, nang sabi ng Lord doon, go up into the mountain. So kaya yun, mula nung time na yun, nagtutuloy-tuloy tayo dito sa kabundukan dahil syempre sa salita ng ating Panginoon. Bit-bit ang kaba ng bigas, mga delata, chinelas, kumot at iba pang mga mabibigat na dalahin para sa mga katutubo, tinatahak ng Tribo ni Bro ang masukal at matarik na daan papunta sa bawat sitio. Akala nila ang buhay ng missionary, napakadali, pero nung ako napunta rito, sabi ko napakahirap. Medyo ilalagay mo sa risk yung buhay mo, pero sabi nga ng Panginoon, ang kiniklaim na lang namin that time, yung pangako ng Lord, na hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Maraming mga pagsubok, maraming mga problema, pero ang nakakatawa doon, nakakapagod man yung ginagawa ng isang missionary, pero pag may nakita kang mga bata o mga tao na nakikita mong umingiti sa mga bagay na ginagawa mo, yun yung lalong nagtutulak sa iyo na ituloy mo yung pagbibigay serbisyo sa kanila. Sabi nga sa salita ng Diyos, marami ang tinawag ngunit hindi lahat ay tumutugon sa panawagan. Sa pagkakataong ito, marami ang tinawag na magpahayag ng salita ng Diyos ngunit hindi lahat ay tinawag upang maging misyonaryo. Sabi nga ng Bible, may kanya-kanya tayong pagkakatawag . Hindi naman lahat tinawag sa pagmimisyon. Diba sabi nga ng Romans chapter 14 verse 7, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang at walang sino man ang mamatay para sa sarili. So nabubuhay tayo at namamatay tayo para rin sa kapakanan ng iba, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Kristo.
Ako po ang inyong kaibigan, Phoebe De La Cruz, para sa Newslight.